Samantala, bukod sa shifting ng mga klase, hinati ang ilang classroom sa President Corazon Aquino Elementary School para mapagkasya ang mga estudyante sa gitna ng problema sa kakulangan sa silid-aralan. Live mula sa Quezon City, may unang balita, si James Agustin. James. Susan, good morning. Ongoing na yung klase ng mga nasa morning shift dito po yan sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City ngayong pagbubukas nga ng school year. Full face-to-face po yung klase ng mga estudyante. Ngayong school year ay nasa halos 8,700 ang enrollees mula kinder hanggang grade 6. Mas mataas ng kaunti kumpara sa 8,500 nung nakaraang taon. Hinati sa dalawang shift ang mga klase. May ilang classroom rin na nilagyan ng partition para ma-address ang ilang kulang na classroom. Kapansin-pansin din, Susan, na wala ng anumang dekorasyon sa mga classroom alinsunod sa utos ng Department of Education. Ginawa namin ng paraan para ang lahat ng mga bata ay ma-accommodate namin. So in a big rooms, meron yung nagawa namin na na-partition para lang, but we assigned that in small kids like grade 1 and grade 2. Para sa ganoon ay kasya, no? Excited makita ang mga bulinggit, di ba po? Samantala, Susan, alas 12 ng tanghali matatapos yung klase ng mga nasa morning shift. Yan po yung mga sa kinder, grade 2, 4 at 6. Habang yung sa panghapon naman, para dun sa grade 1, 3 at 5, magsisimula pasado alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.